literal na sleeping with the enemy ang isang babaeng police official dahil sa karelasyon umano niya ay miyembro ng Abusayaw. Naaresto sila sa isang checkpoint sa Bohol. Nakatutok si June Veneracion. Siya si Superintendent Maria Cristina Noblesa, ang opisyal ng Philippine National Police na sangkot sa plano umanong pag-rescue sa mga nagtatagong Abusayaw sa Bohol. Sa investigasyon ng PNP, karelasyon ni Noblesa ang isang miyembro ng Abusayaw na nagmamaneho ng sasakyan nang sila'y mahuli sa checkpoint sa Bohol noong Sabado. Kinilala itong si Rino Lu Dongon. Kasama nila ang nanay ni Dongon at isang minor de edad ng maaresto. Na-recover sa kanila ang isang baril, mga bala ng 9mm, laptop, cellphone, mga pagkain, damit at first aid kit. Yung criminal na kaso niya and administratively, siguradong tatanggalin natin siya sa serbisyo. He is sleeping with the enemy. She is sleeping with the enemy. Tumawag ang Pangulo kay De La Rosa para iutos na isampa ang lahat ng pwedeng isampang kaso laban kay Noblesa at ikulong agad ito. Kabilang sa mga nakikitang kaso ng PNP na posibleng isampa laban kay Superintendent Noblesa ay illegal possession of firearms, harboring criminal, at conspiracy to commit terrorism. Sabi ni De La Rosa, 2013, nang magkarelasyon si Noblesa at Dongon, naatasan daw dati si Noblesa na intervene si Dongon nang makulong ito sa Camp Crame matapos maaresto sa raid sa Marawi City, Lanao del Sur. Ang asawa ni Noblesa ay isa ring opisyal ng PNP, pero hindi malinaw kung hiwalay na sila o hindi pa. Yan ang sinasabi namin sa Bisaya na nabuang sa gugma. Ayong naluko sa pag-ibig ba? Dahil sa pagmamahal niya doon sa lalaki na Abusayaw, nagpagamit siya. Kung talagang rescue attempt ang ginagawa lang ngayon, ha? Ang lahat ng tatlong nakatatandang kapatid na babae ni Dongon naging asawa o mano ng mga kilalang terorista sa bansa. Sa impormasyon ng iba't ibang intelligence official na nakausap ng GMA News, ang kapatid ni Dongon na si Zainab ay napakasawa o mano ng Abusayaw founder na si Abdurrazak Janjalani. Nang mamatay ito, naging asawa rin ni Zainab ang kapatid ni Janjalani na si Gaddafi. Tapos naging asawa din umano siya ng Indonesian terrorist na si Marwan nang mamatay si Gaddafi. Tradisyon daw ito na kapag napatay ang isang teroristang leader, pakakasalan ng isang jihadist ang naiwang asawa para siya naman ang mamuno. Ang isa pang kapatid ni Dongon na si Amina, naging asawa ro ng isa pang napatay na Abusayaw leader na si Abu Sulaiman. Ang isa pang kapatid na si Lorraine, asawa naman daw ni Ahmad Santos, ang founder ng isa pang pinaghihinalaang terrorist group na Raja Sulaiman Movement. Itong sinasabi nating rise of family terrorism. Dahil high value targets, posibleng dalhin at ikulong daw si Noblesa Dongon sa Camp Crame. June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.